Bukod sa mga paglalarawan at mga pagpapaliwanag tungkol sa wikahon, narito ang ilan pang mga paglilinaw para sa higit na epektibong paggamit ng wikahon sa klase at sa paaralan. Para sa anong grade ang wikahon? Ang paggamit ng wikahon ay nakabatay sa kakayahan ng mag-aaral kung kaya't maaari siyang magsimula sa kategorya na akma sa kanyang mga kasanayan sa pagbabasa at pag-unawa sa binasa. Hanggang ilang mag-aaral ang maaaring gumamit ng wikahon ng sabay-sabay? Nakabatay ito sa klase ng wikahon na gagamitin. Halimbawa, ang wikahon A at B ay may tig-400 na kabuuang bilang ng mga seleksyon na maaaring gamitin ng sabay-sabay. Samantalang may 288 naman ang wikahon pre-A. Maaari ba itong gamitin ng mag-aaral na hindi marunong magbasa? Hindi. Dahil ito ay dinisenyo para sa independyenteng pagbabasa, inaasahang marunong nang magbasa ang mga mag-aaral na gagamit nito. Ngunit, kabilang naman dito ang mga nagsisimula pa lamang magbasa. Maaari bang magsagot ang isang mag-aaral sa wikahon pre-A kahit na nasa wikahon B ang iba niyang mga kaklase? Oo, dahil ang kategoryang sisimulan ng bawat mag-aaral ay dapat nakabatay sa kanyang kakayahan at hindi sa edad o baitang na kanyang kinabibilangan. Saan maaaring isama ang mga score na makukuha sa wikahon? Ito ay batay na sa desisyon ng guro at ng paaralan. Siya ang magtatakda kung isasama ba o hindi ang pagtataya sa wikahon sa pagbibigay ng grado ng mag-aaral. Kung isasama ito, siya rin ang magpapasya kung aling bahagi ng wikahon ang isasama sa pagtataya. At ilang porsyento ng kabuuang grado ang ilalaan para dito? Kung uulitin ng mag-aaral ang isang buong kategorya, hindi ba isasama sa pagtataya ang mga nauna niyang score? Ito ay nakabatay pa rin sa pagpapasya ng guro. Sa pag-uulit ng mga kategorya, dapat isaalang-alang ng guro ang pag-unlad ng mga kasanayan at ang patuloy na motibasyon ng mag-aaral sa pagbabasa. Gaano kadalas at katagal ang dapat na paggamit sa wikahon? Ang guro ang siyang magpapasya nito, ngunit iminumungkahi ang 30 hanggang 40 minuto kada linggo na paggamit ng wikahon. Kung hindi makakapagsagot ng wikahon ngayong linggo, maaari bang doblihin ang oras para dito sa susunod na linggo? Oo, ngunit hanggat maaari, dapat ay gawin ito sa bawat linggo upang maging tuloy-tuloy ang pagsasanay sa pagpapaunlad ng mga kasanayan. Sa pagbabasa ng mga seleksyon, maaari bang basahin ito ng pabulong o dapat ay tahimik na pagbasa lamang? Maaari din itong gawin ng pabulong basta hindi nakaaabala sa ibang mag-aaral. Ano ang mga maaaring gawin ng guro kapag may mga batang nahihirapan habang ginagamit ng klase ang wikahon? Maaari niyang lapitan ang mag-aaral na nakikita niyang nahihirapan sa isang gawain upang gabayan ito. Bagamat nakadisenyo para sa independyenteng paggamit ang wikahon, dapat ay handa pa rin ang guro sa pagbibigay ng gabay at tulong sa kanyang mga mag-aaral. Maaari bang tulungan ng mag-aaral ang kanyang katabi kung nahihirapan itong magbasa? Hindi. Dapat ay gawin ito ng mag-isa ng mag-aaral upang matulungan ng sariling mahasa ang kanyang mga kasanayan. Maaari lamang itong gawin kung gagamitin ang wikahon sa ginabayang pagbabasa o sa iba pang programa ng pagtuturo. Paano kung hindi pa rin umabot sa 80% ang score pagkatapos ng ikalawang ulit sa isang kategorya? Kailangang tantsahin ng guro kung makatutulong pa ang ikatlong pag-ulit ng mag-aaral nang may gabay ng guro o dapat na siyang bigyan ng remediation. Paano kung nasa kalagitnaan ng pagbasa o pagsagot ang mag-aaral kapag natapos na ang oras para sa paggamit ng wikahon? Kapag natapos na ang oras sa paggamit ng wikahon, ihihinto na ang mga gawain. Uulitin na lamang ang pagbabasa o ipagpapatuloy ang pagsasagot sa susunod na linggo. Maari bang may 3 kahon ng wikahon sa loob ng klase? Kung sinasaklaw nito ang mga kakayahan ng mga mag-aaral sa isang klase? Oo. Maari ding 1 hanggang 2 kategorya lang mula sa ibang klase ng wikahon kung hindi naman kailangan ng buong kahon o kung ginagamit din ito ng ibang klase. Ang mahalaga,
ang mga seleksyong inihanda para sa linggo iyon ay akma sa mga kakayahan ng mga mag-aaral sa klase. Ano ang maaaring gawin ng isang mag-aaral kapag natapos na niya ang wikahon B? Iminumungkahi na magsimula ng magbasa ng chapter books ang mag-aaral kung matatapos na niya ang wikahon B. Maaari siyang bigyan ng partikular na kabanata na babasahin sa bawat linggo kasama ang gawain o mga tanong upang matukoy kung naunawaan niya ang binasa. Maaari din namang hayaan siyang magbasa hanggang sa kung ano ang matapos niya para sa araw na iyon at pagkatapos ay bigyan ng gawain kaugnay nito.